Hey Bashies, hey hey hey, this is your amiga Kat Sarita. Ngayon, for today's ganap, may bagong ganap na naman tayo kung saan i-review natin yung super usong-uso ngayon, yung ube cheese pandesal, okay? So, pasensya na kayo sa boses ko, di ba? Parang iba, parang kasi sinisipon ako ngayon. So, ayun, share ko lang. So, ayun na nga, beshi, since super nagtitrending ngayon to dito sa amin sa Iloilo City, kahit saan mang banda ng Iloilo, super. Nagkakanda ubusan na yung ube cheese pandesal na to. So, ayun, habang nagsascan ako kahapon, nakita ko may taga-Sara, yes, kung saan, taga-Sara din ako. Yun, may isa dito, may bakery dito na gumawa ng ube cheese pandesal. So, ayun, nag-order ako. So, ayun, ito na nga siya. Ayan, super dami. So, nag-order ako ng 15 pieces. So, yung isa ng tinapay na to is 8 pesos. So, doon sa Iloilo, 7.50. Sa isang kilalang bakery yun. Sikat siya, basta sikat. So, eto, dito, may gumawa nito. Dito sa Sara, 3 days pa lang silang gumagawa. So, ayun. Itatry natin kung masarap nga ba. I-review natin, di ba? Kung masarap nga ba itong ube cheese pandesal. So, ayan. Kung nakikita nyo, super laki niya talagang, hindi kayo tinipid. Ayan, super laki. As in, ang laki-laki niya. Sa halagang 8 pesos, di ba? Super okay siya. Goods na siya. So, yung amoy niya, okay, let's start. Kahit sinisipon ako, naamoy ko pa rin yung pandesal. Parang yung amoy niya, natural na pandesal pa rin. Pero, ayun nga, yung color niya is ube. Yan. Purple, violet, na may parang binudburan ng arena ba to? Harina. So, ayun, okay. Let's start. Kung sa texture niya, okay din. Super laki niya sa halagang 8 pesos. Okay na din. Color, purple siya, ube. Color, violet. Na may binudburan na harina. Yes, ang kagaya ng sa mga ordinary yung pandesal. Then, super malambot siya. Yes, yun yung gusto ko. Malambot siya. And, tingnan natin. Okay. So, ewan ko kung nakikita nyo. Kung nagpo-focus. Focus? Kung nagpo-focus siya. Sobrang laki ng cheese. As in, hindi ka tinitipid sa cheese. Cheese sa cheese. Sobrang laki din. Then, yung ube halaya. Ayan, nandyan din. Super laki niya. Kung nakikita nyo. Ang dami niyang ube halaya. Yes. And, malaki yung cheese. Ayan, super laki. Parang, basta malaki. So, okay. Try na natin. Beshi, ang sarap! My God. Ang sarap. So, first time ko palang kumain ito. Hindi ko pa natatry yung mismong nagpauso ng ube cheese desal, pandesal mismo doon sa Iloilo. Ito, ang, excuse. Ito yung kauna-unahang ube cheese pandesal dito sa Sara, dito sa amin. Yung lasa niya, malambot siya, yung tinapay, super goods. Then, yung ube halayan niya, Hindi siya sobrang matamis, as in katamtaman lang, na maganda yung combination nila ng cheese. Hindi siya super matamis. Pwede mo pa rin siyang ipare sa kape. Pero kung yung iba na ayaw na magkape,
goods na kasi may palaman na siyang dala at not bad sa 8 pesos niyo, 'di ba? Super mura na. Alam niyo, siguro sa 2 perasong tinapay niya, tumabubusog na kayo. Super laki talaga. Kung nakikita niyo, super laki. Ayan. Kasi mas malaki pa siya dito sa palad ko. Ayan, kung nakikita niyo. Okay. Siguro mas sumara pa to kasi sinisipon ako. May sipon ako, may konting alat din, di ba? Bacha! Okay. Kung maarte ka, di ba, sensitive ka. Hindi ka pwede dito sa channel na to, sa channel na to kasi medyo may pagkababoy. May pagkababuyan. Masarap siya. As in, super sa 2 piraso nito, mabubusog ka na. Super laki. Okay, yung video na to pala is not sponsored. Okay, binili ko talaga to sa kanila in order ko. And, nagme-meet up sila. Yun yung maganda kasi, sa bayan mo siya mismo makukuha. Hindi na dun sa pinaglulutuan nila. Malayo din kasi. Super. Masarap. Then, i-try natin later kung ano masasabi ng mga ano ko dito ng family ko. Kasi, ipapatry ko din sa kanila itong pandesal na ito, ba? Diba? Kasi ako nasisipon si, ba diba, ano ko lang. Tawag nun? Kakagaling ko lang sa trangkaso. Ano? Basta, bago lang ko na gaya sa trangkaso. So, ba diba, yung taste bud natin, medyo, ano pa yan, puro medicine chuchu. Yung panlasa natin. Mas sumara pa yun, beshi. Okay. Ubus mo yung akin. So, ayun, beshi. Naubos na natin yung 1 piraso ng pandesal. At super unlucky. And mabigat din siya sa chan. Kasi nga, may cheese siya. Diba? Matamis yun. Then, yung ube niya. Medyo white yung color niya. Hindi naman super white. Yung parang light violet lang na parang lavender. Anong tawag doon? Basta super light. Hindi siya tulad ng ubi halaya na nakikita ko mismo sa gumagawa ng yun, di ba? Yung mismo kasi doon mismo nagsimula sa tip. Yung ube cheese pandesal. So, syempre, di ba? Iba't ibang bakery naman yung iba't ibang kamay yung gumagamit. Iba't ibang tao yung nagluluto. So, huwag tayong mag-expect na super pareho dun mismo sa main na nagpauso nitong ube cheese pandesal. So, okay. Ibibigay ko na to sa fam ko. Try natin kung anong masasabi nila, kung masarap ba, pasok. Pero ako kung sa akin lang, pasok na pasok. Pasok din sa budget, 8 pesos. Sa kanila, 7.50. Pero, hindi mo na kailangan pa pumunta mismo ng Iloilo City para bumili. 50 cents lang naman yung ano nila, agwat. So, ayun. Okay. Anong masasabi mo sa tinapay na ube cheese? Ang sarap. Parang sponsored, no? So, ayan, kinakain pala namin itong ube cheese. Ayan, masarap daw nasarapan yung lola ko. Okay, yung pakaisa ko, anong masasabi mo sa ube cheese? Damit! Dan? Love it! Yeah. Be, nami ila tinapay? Ano, hambalanay? Nami. Before pala tayo magtapos, isi-share ko lang, okay? Not sponsored pala to, okay? Gusto ko lang silang tulungan para, di ba? So, ang pangalan pala ng kanilang shop ay Berry Sweets. Pero may nakalagay dito, sa kanilang paper bag, yung nakalagay ay Papa Ter's Bake Shop. Sa Crossing Batuan Sara yung bake shop nila. So, ayan, I love ube cheese pandesal. So, okay, yung number nila, may number din sila, pwede nyo silang tawagan. Kung saan, tinawagan ko din sila, di ba? Kung gusto nyo meet up.
So, ayun, yung number nila is 09-57-77-77-1560. So, okay? So, okay? That's all for today, Beshies. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye!